Hello guys. Sa pagkakataon ito guys, maglilinis naman tayo ng aircon. At ito na nga, tag-init na sa Saudi Arabia guys. Kaya maglilinis tayo ng aircon ngayon. Ito si Captain Ryan, tumitira sa paglilinis ng aircon. Mga pala guys, tip lang pag ilinis ng aircon, kailangan balutan natin yung control. Oo, sa inyo guys, ayun. Control yan. Kailangan hindi mabasa. Kaya pinabalutan natin ng plastic protection ba. Ayun, si Boss Alex, may hawak ng ano, ng tubo, ng tubig. Grabe ang dumi, oh. Mga guys, oh. Lahat ng electrical contact, kailangan lagyan natin ng plastic. Yung air swing motor, kailangan na i-isolate natin. At para hindi mapasa yung kanyang contact. Guys, talagang tag-init na rito kaya marami na nagpapalinis ng aircon. Kahit siguro dyan sa Pilipinas, marami din. So, kaya gumawa ako ng portable na washer. Pressure washer guys, ayan, 120 volts tab. Galing lang din sa auction yan guys. Ginawan ko lang ng paraan. Kaya yun, nagagamit ng tropa dito sa amin para sarili. Kesa magpalinis ka sa mga ibang lahi, hindi naman lilinisin. Isingilin ka ng mahal. Dito, libre lang. Libre lang, guys. Pakisama lang ang kailangan. Kaya, napakahalaga nun, pakikisama. Kaya marami tayong kaibigan. Kaya guys, paki-like lang ang video nito. Paki-subscribe na rin. At maraming salamat sa inyo. Patuloy na nag-views, sumusuporta. At mabuhay kayo guys palagi. Mag-ingat pala tayo ngayon sa panahon ng COVID. Eto, naka-lockdown dito sa amin. Hindi kami makalabas. Pasensya na guys, maingay ng video ng pressure washer. So, eto, ang sira nito kanina, ayaw niyang umandar. Sira pala yung kapasitor niya, yung kanyang kapasitor ng compressor. Pero umaandar ang kanyang fan. Mamaya, ipapakita natin kung bakit nasira yung kapasitor na yun. At ito, mas minabuti namin na linisan na muna bago palitan ng kapasitor para pagsalpak, okay na, walang problema. Dahil sobrang dumi talaga guys ng aircon na to. Grabe. Kaya ang mga aircon dito guys, mga buti nga, meron ng rotary type dito sa mga ilang air condition. Itong anong model to? Anong brand pala? Hyundai. 1 horsepower siya. So, rotary type compressor ang ginamit sa kanya. Pero yung iba guys na aircon, piston type pa yun. Yung mga Copeland ng mga compressor. Carrier. Mga 2-ton, 1.5-ton. Kaya malalakas ang aircon dito. Natindi ng init dito guys. Hindi kaya na nga pagka talagang mahina-hina yung aircon mo, bibigay. Kaya recommended ko sa tropa, huwag kayong kukuha ng rotary dito. Hanggat maaari, kumuha kayo ng reciprocating, yung piston type. Talagang lumalaban ng 24 hours yun, walang patayan. At ito nga guys, habang nililinis ni Captain Ryan yung ating aircon, papakita ko sa inyo yung nasirang kapasitor. Eto, tingnan natin yung nasirang kapasitor. Kinalas ko na.
Eto ang sirang kapasitor niya, guys. Kung mapapansin niyo diyan, guys, yung kapasitor na 'yan, meron siyang nag-leak na yung kanyang pinakang langis sa loob. Ayan, sa terminal makikita niyo yung kulay green na 'yan. So, nagli-leak na siya. Kaya hindi na gumana yung aircon niya. So, yung pa niya okay naman. So, ang hindi lang gumagana, yung common to hermetic, yung herm. Yung herm na yan, yan yung sa compressor. Kaya ang tawag natin dyan, hermetic compressor. Kumbaga, seal type compressor yan. So, yun guys. Ito at meron siyang sinukatan ko ng amperahe. At wala nga siyang makuha dahil hindi umaandar yung ating compressor. Balik tayo guys dito sa Cleaner Boys. Eto nga sila, naglilinis na. So mamaya kakabit natin yung kapasitor na buo. At salamat guys, paki-like na lang ang video nito. Ayun si Don Alejandro Anyo. May hawak ng tubig. Okay, sa balik tayo mamaya pagkatapos ng pag-i-install na natin ito sa kanyang kaha.